Ako po si Russell, tubong Samar. Noong dumating ang aking pinsan na galing sa Maynila para magbakasyon sa lugar namin, minsan lang sa isang taon kung makapunta ang pinsan ko sa bahay. Kaya sa tuwing pumupunta siya sa bahay ay sinusulit namin ang oras. Ginagala ko siya sa lugar namin. Pinapasyal hanggang saan kami makaabot. Ang pinsan kong ito ay malapit din sa akin. Sa lahat ng pinsan ko, siya lang ang pinaka-close ko. Kaya sa tuwing dumadating siya sa bahay, isa lang ang sinasabi niya. Tara, pasyal tayo. Taong 1997, dumating ang pinsan ko ng alas 4 ng hapon galing Maynila. Sa tuwing dadating siya sa bahay, nakauglian niyang pumasok sa bawat kwarto ng bahay namin para tingnan at kamustahin ang mga kapatid ko. Pagdating niya noon, sabi ko, "O insan, kamusta ka? Kumain ka na ba?" Ang sagot niya, "Hindi pa nga insan pero maya-maya na. Puntahan ko muna yung mga kapatid mo. Nandito ba sila?" Sagot ko naman, "Ewan ko. Tignan mo na lang sa taas. Minsan kasi sa bintana sila tumatalon para makalabas. Mga tamad kasi." Sabi ko sa kanya, "Yung bahay namin ay dalawang palapag. Pero hindi naman ganun kataas ang bahay namin para mapilayan ka kung tatalon ka mula sa bintana at mula sa baba." Naririnig ko ang mga yapak ni Insa na iniisa-isa niya ang bawat kwarto ng kapatid ko. Hindi na ni Insan sinilip ang kwarto ko. At naririnig ko mula sa baba ang kanyang yapak. Ngunit noong medyo nakalampas na siya sa kwarto ko, bigla siyang bumalik at tumambay doon ng ilang segundo sa pinto. At sabi ko, "Insan, bumaba ka na dyan. Wala kang makukuha sa kwarto ko." Nagulat ako noon nang dali-dali siyang bumaba ng bahay. Sabi ko, "Ano yun, Insan? Ano ang problema?" Ang sagot niya, "Insan, hindi ka nagsasabi ha. May chicks ka na pala ngayon." Napanganga na lang ako sa sabi ni Insan at nagulat din kasi hindi pa ako nagkakaroon ng chicks noon. Kaya sabi ko, "Anong chicks, Insan? Wala akong chicks ngayon. Ano ka ba?" Sumenyas ang pinsan ko na lumabas kami. At pagdating namin sa labas ng bahay, sabi niya, "Insan, may babae sa loob ng kwarto mo. Mahaba ang kanyang buhok. Nakahiga siya sa kama mo. At nakatakip ang kanyang buhok sa mukha niya." Sabay kaming kinilabutan at makikita talaga ang balahibo namin na nagsitayuan. Tumambay muna kami sa labas ng bahay at hinintay ang ilan sa mga kapatid ko na dumating. Sina nanay at tatay kasi ay pumunta sa palengke para bumili ng hapunan namin. Minsan kasi sa kwarto ko ay may sumisitsit. Minsan naman may nagpaparamdam. Ilang beses na rin akong nakaranas ng sleep paralysis. Hindi ako natutulog ng sobrang busog. Hindi naman ako natutulog sa sobrang pagod noong mga panahong iyon. Kaya ang paniniwala ko, may multo sa kwarto ko. Maliban sa pagpaparamdam ng multo sa bahay, may iba't ibang kwento din ang compound na tinitira namin. Mayroon nga akong nakita noon na kadenang sinasayad sa sahig kahit na walang tao. Meron din kapre na kaibigan daw si Lolo o gabay kung tawagin niya. Ang lahat ng ito ay medyo common na sa compound namin. Ngunit may isang karanasan kami ng pinsan ko na hindi namin malilimutan. Natatandaan ko noon, isang araw matapos siyang dumating sa bahay, nagplano kami na pumunta sa norte o yung bundok na malapit ng sa amin. Naaalala ko pa noon
Nalubak-lubak ang daan kasi medyo hindi pa pinapaayos ng munisipalidad namin ang daan. At isang hapon, habang umuupo kami ni pinsan sa puno ng bayabas, sabi niya, "Pinsan, saan pwedeng puntahan natin? Yun bang makikita din natin ang ganda ng takip silim?" Sagot ko naman, "Gusto mo ba talaga? Doon sa norte, sa bundok, mga 3 kilometro mula dito, may motor naman tayo, kaya pwedeng pwede. Ano, gusto mo?" Ang sagot niya, "Sige, tara. Magdala ka ng nilagang saging at asukal. Tambay tayo doon," sabi ng pinsan ko. Bumiyahe kami ng pinsan ko mula sa amin. Mga 1 oras ay makakarating na kami doon. Kung maayos lang sana ang daan noon, kahit na 30 minuto ay nandoon na kami. Minsan lang din naman akong pumupunta sa bundok kapag merong okasyon at fiesta. Pagdating namin sa bundok, tumambay kami sa kung saan makikita ang malinaw na paglubog ng araw. Pumuwesto kami doon at kumain ang dala namin. Yung pinsan ko noon ay humiga sa damuhan kahit na makate. Ini-enjoy niya ang kanyang bakasyon sa amin, gaya ng nakauglian. Nasilayan namin ang ganda ng paglubog ng araw. Ganon din ang magandang tanawin. Kung maaalala ko lang talaga mga panahon yun, nakakasabik. At parang uuwi ako sa probinsya namin. At sa paglipas ng oras, iba't ibang tawang napapadaan sa tinatambayan namin. Hanggang sa pumatak ang 6 ng gabi, may nakita kaming matandang lalaki na tumambay doon. Nakapikit siya habang nakatayo at nakasentro sa kung saan lumubog ang araw. Hindi namin alam kung ano ang ginagawa niya noon. Ngunit nararamdaman kong kakaiba talaga. Hindi rin nagtagal, umalis din naman ang mamang iyon. Sabi ni pinsan, "Baliw ata siguro yun, insan." Sagot ko, "Huwag kang maingay, baka marinig niya tayo." Walang kung ano-ano ay lumingon ng matanda sa amin at umalis kaagad. At pagpatak ng 7 ng gabi, napapansin naming walang katao-tao sa paligid. Tanging kami lang ang nandoon. Wala na ring mga tawang labas-pasok sa lugar o mga taong napapadaan lang. Kaya sabi ko kay pinsan, "Tara na, umuwi na tayo. Siguradong handa na ang hapunan sa bahay." Ang sagot niya, "Sige, ako nang magmamaneho ng motor." Nagsimula kaming bumiyahe ni insan. Dahan-dahan kami sa pagpapaandar ng motor kasi, gaya nga ng sabi ko, medyo lubak-lubak ang daan at mabilis kang matumba kung hindi ka magaling magmaneho. Napakadilim ng paligid noon nang dahil wala pang kuryente at tanging mga gasera lang ang makikita namin sa mga bawat bahay. Noong medyo malayo-layo na kami sa tinatambayan namin, may 1 aso ang tumawid sa daan. Ngunit sa pagkakataong iyon, walang pamamahay sa paligid. Nagpatuloy kaming bumiyahe ni insan. Di nagtagal, may pusang tumawid. Sa di kalayuan, may tumawid na namang pusa. At doon na kami dumahan-dahan sa pagpapatakbo ng motor. At sa di kalayuan, may 1 pusa na naman ang tumawid. Ngunit noong sandaling iyon, malaki ang pusang iyon. Taga-baywang ko siguro ang pusang iyon. At grabe, hinintay talaga naming tumawid ang pusang iyon. Literal na hinintay namin. Yun bang parang tawang tumatawid? At noong nakalampas na siya sa amin, kahit na lubak-lubak ang daan, mabilis na pinatakbo ng pinsan ko ang motor. Nang dahil na rin sa sobrang takot, sa di kalayuan, mayroong munting tiyangge. Huminto kami doon at bumili ng yosi kasi medyo natakot kami. Pagbili ko ng yosi,
Grabe kong makatitig ang tinderong matanda. Ang sakit niya pang tumiting. At doon ko napagtanto. At doon ko rin siya namukaan na ang matandang iyon ay ang matandang nakapikit sa bundok na tumambay malapit sa amin. At ang matandang sinabihan ni Insa na baliw. At biglang nanginig ang aking mga laman noong sandaling iyon. Kasi sobra-sobra na ang takot namin noon. Umalis ka agad kami at hindi na nagtanong-tanong pa. At noong nakalampas na kami sa lugar na iyon, doon na pinaharurot ni Insa ng motorsiklo hanggang sa makarating kami sa bahay. Kung maaalala ko lang, tumatayo mga balahibo ko. Nagpapasalamat din kami kasi hindi niya kami ginalaw o dinumog. Siya nga pala, tanyag pala ang lugar na pinuntahan namin sa kwentong aswang. Halos lahat ng mga taga sa amin ay naniniwala na talagang doon nagsimula ang mga kwentong aswang. Maraming salamat po sa pagbigay niyo ng oras sa kwento ko. Hanggang sa susunod po, ako po ulit si Russell ng Samar. Kinakamusta ko din yung pinsan ko. Insan, mag-ingat ka dyan.